Isang masipag na bata si Jane. Lahat ng trabaho sa bahay man o sa bukid ay alam niya. Kaya naman hindi siya nahihirapan na makisama sa ibang bahay na pinapasukan niya para mga tulong. Nasa edad pa lang siya ng isang bata na dapat ay nasa eskwelahan pero siya ay nasa bukid para tumulong sa kanyang tatay sa pag-aaralan ng lupa na kanilang tatamnan ng mga tanim. Anak, huwag ka nang tumulong dito. Mag-aral ka na lang. Saad ng kanyang tatay. Tay, wala pa lang pong pasok kaya tutulungan ko na lang po muna kayo kaysa umupo kayo ng ibang tao. Sagot ni Jane. Salamat anak. Salamat at binigyan kami ng isang anak na mabait at masipag. Proud na saad ng kanyang tatay. Tay, maswerte rin po kami sa inyo ni nanay dahil ginagawa ninyong lahat para sa aming magkakapatid. Saad ulit ni Jane. Si Jane ang panganay sa kanilang lima na magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay maliliit pa lang, kaya naman hindi pa ito maaasahan sa kanilang bukiran. Kaya naisip niya na siya na lang muna ang tutulong sa kanyang mga magulang para makabawas rin sa gastusin nila araw-araw kaysa ibayad sa ibang tao para tumulong sa pagtatanim. Ang kanilang pananim sa mga bukiran ang siyang pinanggagalingan ng kanilang makakain sa araw-araw at dito rin sila kumukuha ng kanilang ginagasto sa bayaran ni Jane sa eskwelahan. Anak Jane, hindi ka pa ba magpapa-enroll anak? Malapit na ang pasukan. Tanong ng kanyang nanay. Sa ibang araw na lang po, gusto ko pa munang tulungan kayo ni tatay dito. Maraming araw pa nun po pwede magpa-enroll, nay. Sagot nito. Basta anak, ang pangaral namin sa iyo ng tatay mo, huwag mo kaming bibiguin ha. Mag-aral ka ng mabuti para makapagtapos ka at makakuhan magandang trabaho. Paalala ng kanyang nanay. Opo, inay. Hindi-hindi ko po kayo susuwayin. Sagot naman ang dalaga. Kasalukuyan silang narito sa kanilang bukiran para magtanim ng sibuyas. Pero sa halip na umupa ng mga magtatanim ay ginawa na lang ng kanyang tatay na i-direct ito para hindi na sila mang-abala ng ibang tao at para makalas rin sa mga iuupan nila sa mga ito. Anak Jane, iabot mo nga sa akin yung mga punla para maitanim ko na lahat. Utos ng kanyang tatay. Opo! Heto na! Sagot ng dalaga. Inabot nito ang punla at kitang-kita nito ang malawak nilang lupain na kasalukuyang tinatamnan na ng kanyang tatay ng mga sibuyas. Nang matapos sa pagtatanim, nagpahinga na muna sila para ituloy ang iba pa. Sigurado akong malaki ang tatamaan natin sa mga sibuyas na ito kapag naganihan na. Paniniguro ng kanyang ama. Panigurado nga po itay, sa dami po niyan, imposible na wala ko tayong mapakinabangan. Sagot ni Jane, ang lupa at mga pananim na ito ay nanggaling sa utang para ipangpuhunan rito kaya naman kinakailangan na malaki ang mailabas nilang pera pagdating sa anihan upang makabayad sa kanilang na utang dahil kung hindi, kukunin ng mga ito ang kanilang mga lupain kapalit ng kanilang utang. Mauna na kaming umuwi para makapaghanda na ng ating hapunan, baka nagugutom na rin mga bata roon. Saad ng kanyang nanay. Oo sige. Susunod na lamang ako mamaya. Sagot ng kanyang tatay. Anak Jane, sumama ka na sa nanay mo. Ako nang bahala rito. Magpahinga ka na. Utos rin ito sa dalaga. Hindi na po itay. Hintayin ko na lamang po kayo para sabay na po tayong umuwi. Hindi pa rin po ako napapagod. Sagot ng dalaga. Sige nga, kung hindi ka napapagod, ikaw na dito. Utos ulit ng kanyang tatay. Nako tay, nagbibiro lang po ako. Hindi ko na po talaga kaya. Sagot nito. Kaya naman sige na, mauna na kayo ng nanay mo. Ayos na ako dito. Saad ng kanyang tatay. Sige po, mag-iingat po kayo dito itay. Umuwi na din po kayo pagkatapos ninyo. Saad ng dalaga. Oo anak, mag-iingat rin kayo. Balik ng kanyang tatay. Pauwi na sila ngayon kasama ang kanyang nanay at hindi naman ito masyadong malayo sa kanilang bukiran. Kayang-kaya lang nila itong lakarin. Dahil sa kabilang kanto lang naman ang kanilang bahay. Jane, pag-uwi natin sa bahay maglinis ka ng katawan mo at magpahinga na. Utos ng kanyang nanay habang sila ay naglalakad. Tutulungan ko po muna kayo sa paghahanda, inay. Sagot ng dalaga. Hindi na anak, alam namin na masipag ka at matulungin ka sa amin. Naiintindihan namin na gusto mo lang kaming tulungan. Pero hindi mo kailangan pakahirap. Napakabata mo pa anak, dapat nasa bahay ka lang. At naghahanda para sa darating na pasukan. Saad ng kanyang nanay.
Ayos lang po talaga sa akin na nakakatulong ako sa inyo, inay. Dahil ganoon rin naman po kayo sa amin. Gusto ko lang po makabawi sa mga paghihirap niyo sa amin. Sagot ng dalaga. Kaya nga naiintindihan ka namin. Napakabuti mo, anak. Sana hindi ka mahirapan na makahanap ng magandang trabaho. Dahil ngayon pa lang, nakikita na namin ang pagsisikap mo para sa amin. Proud na saad ng kanyang nanay. Maraming salamat po, inay. Makakaasa po kayo. Pangako po, paglaki ko, ipapagawa ko po kayo ng isang malaking bahay at doon po sa bukid natin, patataniman ko po ng maraming gulay at mga prutas. Paniniguro naman ang dalaga. Nakangiti ngayon sa kanya ang kanyang ina dahil sa mga sinabi nito. Tunay na maswerte nga sila rito sa kanilang anak dahil ginagawa talaga nito ang lahat ng makakaya niya para makapag-aral siya at matulungan pa din ang kanyang mga magulang at kapatid. Nakauwi na sila ngayon sa kanilang bahay at naghanda na nga ang kanyang nanay para magluto ng kanilang hapunan. Samantalang ang dalaga ay naglinis muna ng kanyang sarili at tutulungan rin ang kanyang ina na magluto sa kusina. Nag-igib muna ito para sa kanyang pampaligo. Nakakakuha lamang sila ng tubig na galing sa balon na medyo may kalayuan sa kanilang bahay. Kaya naman, kahit nahihirapan ito, tuloy pa rin siya sa pag-igib para mapuno ang kanilang pundohan ng tubig para hindi na ito gawin ng kanyang mga kapatid dahil ayaw niyang sila ang mahirapan. Dahil alam niya kung gaano ito kahirap, kaya ayaw niyang maranasan ito ng kanyang mga kapatid. Pagkadating nito sa balon, nakita niya na marami pang nag-iigib, kaya tumambay muna ito malapit sa tabi ng batis. Minsan, naiisip nito na dito nila mag-iigib. Kaso, masyadong delikado dito dahil malalim. Bakit kaya hindi na lang dito ang igiban? Mapapalapit pa sana? Saad nito sa sarili. Maya-maya, umalis na ang ibang tao, kaya naman nag-igib na rin ito dahil baka abutan na siya ng gabi sa daan. Pauwi na siya ngayon at nakasalubong pa niya ang kanyang tatay. Kaya naman, tinulungan na siya nito dahil nakita siyang nahihirapan. Anak, delikado na. Pagabi na, nag-iigib ka pa. Saad ng tatay nito sa kanya. Wala na po kasing tubig, tay. Maliwanag pa rin naman po eh. Sagot naman nito. Kahit na anak, baka mapano ka pa dito. Maraming mga siraulo dyan sa daan. Atas muli ng kanyang tatay. Huwag po kayo mag-alala, tay. Wala pong makakapanakit sa akin dito. Alam niyo naman po iyan. Matapang na sagot nito. Ay nako, ang tapang mo naman talaga anak. Makinig ka na lang, para rin naman sa iyo ito. Saad ng kanyang tatay. Hindi na sumagot pa ang dalaga at sinunod na lang ang kanyang tatay dahil tama naman ito. Masyado pa siyang bata sa edad na 13 anyos ay tunay nga na wala pa itong alam na maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Nakauwi na sila at dumiretso na ito sa banyo para ituloy na ang pagligo. Samantala, ang kanyang nanay naman ay tapos na sa pagluluto. Kakain na lang sila pagkatapos ito. Anak, handa na ang hapunan! Bilisan mo sa pagligo na makakain na tayo sabay-sabay! Mahinahon na saad ng kanyang nanay. Opo, inay! Sigaw nito pagkapasok sa CR. Kasalukuyan naman itong naliligo at mabilis lang ang naging kilos niya dahil kakain na sila. Tapos na po, inay! Sigaw ulit nito. Halika na, kumain na tayo! Saad ng kanyang nanay. Lumapit na ito sa pagkainan nila at bago kumain, nagdasal muna sila. Palagi nila itong ginagawa dahil lagi silang humihingi ng kapatawaran at gabay sa Panginoon. Matapos nilang manalangin, nag-umpisa na silang kumain. Nay, narinig ko ho, usap-usapan sa labas na malapit na raw ho magsimula ang pasukan. Makakapasok pa ho kaya ako? Basag na Jane sa katahimikan. Oo naman, bakit hindi e graduating ka na ng elementary? Dapat matapos mo ang taon na ito anak. Sagot ng kanyang nanay. Eh inay, hindi ho ata natin kakayanin ng gastusin. Kung tumulong na ho kaya ako sa pagtatrabaho para po sa susunod na taon na lang ako mag-aral. Tanong ulit ng dalaga. Huwag mo kaming intindihin. Kayang-kaya namin ang lahat. Basta ang mahalaga ngayon, makapag-aral kayo nang hindi kayo matulad sa amin ng tatay ninyo ha. Paalala muli ng kanilang nanay. Apo inay, sagot naman niya. Kahit nag-aalinlangan ang dalaga, nanahimik na lang siya at hindi na nakipagtalo pa sa kanyang nanay. Matapos kumain, iniligpit na nila ang kanilang kainan at naghanda na rin ng kanyang mga kapatid sa pagtulog habang siya naman
ay handa ng hugasan ng plato na kanilang kinainan. Anak, bukas na iyan. Matulog ka na ako nang gagawa niyan. Utos ng kanyang nanay si Dalaga. Madali lang naman po ito, inay. Ako na po para wala na kayong iintindihin bukas ng umaga. Saad ng Dalaga. Maraming salamat, anak. Pagkatapos mo dyan, matulog ka na rin, ha? Utos ulit ng kanyang nanay. Opo, susunod po ako. Sagot nito. Hindi gaanong kalakihan ang kanilang bahay. Kumbaga, sakto lang ito sa kanila dahil wala pa silang maayos na bahay at wala pa silang budget para makapagpagawa ng medyo malaking bahay para sa kanilang pamilya. Kung iniisip niya ito, ay sobrang liit nito para sa kanila dahil habang lumalaki ang kanyang mga kapatid, nagiging malaki din ang responsibilidad nila dahil hindi datagal, mag-aaral din ang mga ito. Magsisikap ako. Gusto ko pang pagawaan ng malaking bahay sila nanay at tatay para hindi na kami habang buhay dito tumira sa maliit na bahay na ito. Saad nito sa kanyang sarili. Natapos na siya sa kanyang paghuhugas at nagtungo na rin sa kanyang higaan. Nasa isang kwarto lamang sila dahil nga maliit lang ang kanilang tinitirhan, kaya naman tabi-tabi sila sa higaan at gusto naman nila ang ganitong kalagayan kaysa maghiwa-hiwalay sila. Tulog na ang kanyang mga kapatid, pati ang kanyang tatay. Dahil na rin siguro sa pagod ito galing sa bukid, kaya ang kanyang nanay na lang ang natitirang gising. Tapos siya. Anak, tapos ka na? Tanong ng kanyang nanay na nagsisimula palang magkabit ng kulambo. Opo, nay. Sagot ng Dalaga. O sige, matulog ka na para maaga ka makapagpa-enroll bukas. Atas nito. Hindi niyo po ba ako sasamahan, inay? Tanong ng Dalaga. Susubukan ko, anak. Maaga rin kasi akong pupunta sa palengke para maglako ng paninda natin. Saad ng kanyang nanay. Sige po, inay. Kung hindi pa naman po kailangan, huwag na lang po muna kayo sumama. Sagot ng Dalaga. Salamat sa pangunawa, anak. Saad ng kanyang nanay. Nahiga na ito para makapagpahinga. Pero nanalangin na lang muna ito para sa kaligtasan nila ngayong gabi sa pagtulog. Matapos manalangin, nagsimula na itong matulog para maaga siyang magising kinabukasan. Nay, natulog na rin po kayo. Saad nito sa kanyang nanay. Oo, anak, bibilangin ko lang ang mga dadalhin ko bukas sa palengke. Sagot nito sa Dalaga. Hindi na sumagot ang Dalaga dahil nakatulog na ito. Kaya naman, hindi rin nagtagal ay natulog na rin ang kanyang nanay. Magkatabi sila ngayon na parang sardinas ang kanilang pwesto dahil sa sikip. Pero nagtitiis na lamang sila dahil nga sa wala pa silang pampagawa ng bahay na malaki. Kinabukasan, maagang nagising si Jane para maghanda at tulungan ng kanyang ina sa pag-aayos ng kanilang panindang mga gulay na nakabalot na sa isang supot. Nay, hindi po ba pupunta kayo ngayon sa bayan? Tanong ng Dalaga. Oo, anak, ilalako ko itong mga gulay na paninda natin. Sagot nito. Sasabay na lang po ako sa inyo, inay. Saad ng Dalaga. Hindi na, baka mahuli ka pa. Ahandaan ko pa ng makakain mga kapatid mo dahil sila lang may iwan dito. Saad ng kanyang nanay. Nay, baka ho kailangan na din magpa-enroll nila Jillian sa grade 1. Isasabay ko na rin po sila sa pag-enroll. Saad ulit ng Dalaga. O sige, anak, kung pwede na, ikaw na lang ang mag-enroll sa kanila. Sagot ng kanyang nanay. Sige po, inay. Sandali lang naman po ako doon. Saad ng Dalaga. Salamat, anak. Alam ko maaasahan kita simula noon. Ganyan ka na talaga. Kaya maswerte kami sa iyo. Proud na sabi nito sa kanyang anak. Mumiti lang ang Dalaga at naghanda na rin ito para sa pag-alis. Samantala, ang kanyang tatay naman ay kanina pa nakaalis dahil mas maaga itong pumupunta sa kanilang bukiran. Nang matapos mag-ayos sa mga kakailanganin niyang dalhin para sa pag-enroll, nagpaalam na siya sa kanyang nanay dahil kailangan na niyang umalis papunta sa eskwelahan nito. Nay, mauna na ho ako. Baka pumuhuli pa ako sa pagpapaliste. Paalam nito. O sige, anak, mag-iingat ka. Umuwi ka kaagad. Saad ng kanyang nanay sa Dalaga. Opo. Saad nito at nagmano sa kanyang nanay bago ito umalis. Kasalukuyan ito naglalakad papunta sa eskwelahan. Wala kasi itong pambayad sa tricycle, kaya hindi na ito sumakay. Hindi rin naman ito kalayuan sa kanilang bahay. Masipag rin naman ito maglakad at iniisip na lang ito na nag-exercise siya
kaya mas mabuti pa rin na ganito na naglalakad na lang siya kaysa mag-aksaya ng pamasahe na ibabayad niya sa tricycle. Nakarating na ito sa eskwelahan na kanyang papasukan nang may grupo ng kabataan siyang nabangga. Mga babae ito at ang sama ng tingin sa kanya kaya agad naman siyang humingi ng pasensya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Saad nito, nangakmang aalis na pero pinigilan siya ng mga ito. Nagmamadali ka ba? Tara, sali ka sa amin maglaro tayo. Ayan ang isang bata na kasalukuyang nakangiti sa kanya na parang may binabalak. Naramdaman naman ni Jane na hindi maganda ang aura nito kaya hindi siya pumayag. Naku, pasensya na. Hindi ako pwede, may kailangan pa kasi akong gawin eh. Magpapa-enroll pa ako. Babalik na lang ako pagkatapos. Paalam nito at tumakbo na. Hoy! Bumalik ka dito! Naririnig niyang sigaw ng mga ito. Hingal na hingal siya nang makarating siya sa gymnasium para dito magpalista. Lumapit siya sa harap dahil napansin niya na dito kumukuha ang mga nanay na i-enroll ang kanilang anak kaya lumapit rin siya dito para humingi ng enrollment form. Good morning po ma'am, magpapa-enroll po sana ako. Pwede po bang makahingi ng ganon? Saad nito, sabay turo sa mga hawak na papel ng mga nanay na naroon sa gymnasium. Nako, pasensya na anak, hindi kami nagbibigay sa mga estudyante lang. Nasaan pa mga magulang mo? Bakit hindi sila mag-enroll sa'yo dito? Tanong ng teacher. Pasensya na rin po ma'am, may trabaho po kasing nanay at tatay ko. Hindi po nila maharap na pumunta dito ngayon para i-enroll ako. Saad ng dalaga. Ganun ba? Kung gusto mo, sa susunod ka nalang magpa-enroll kapag kasama na ang nanay mo. Mapwede pa naman magpa-enroll sa susunod ng mga araw. Hindi kasi pwedeng hindi guardian mo ang magsagot dahil may kailangan rin pirmahan sa form. Paliwanag pa ng teacher. Sige po ma'am, maraming salamat po. Saad ni Jane, nakita naman siya ng isang babae at lalapitan sana siya ng isang babae para tulungan pero tinawag naman ito ng kanyang anak. Mommy, let's go! Aya ng batang lalaki. May kakausapin lang si mommy, okay? Saad nito sa kanyang anak. But mommy, nagugutom na po ako! Saad pa ng bata. Okay, let's go na. Kahit ayaw pa nitong umalis, pinilit na lang niya dahil makulit ang kanyang anak. Pauwi na ngayon si Jane. Habang naglalakad ito, iniisip niya pa rin ang nangyari kanina na hindi siya pinayagan na magpa-enroll ng kanyang sarili lamang. Sa kanyang paglalakad, muntik na siyang masagisaan dahil hindi niya nakita na may palapit na sasakyan sa kanyang likuran dahil nga malalim ang iniisip nito. Huminto ang kotse at bumaba ang nakasakay dito para tingnan kung maayos ba ang dalaga. Naku, pasensya na, ayos ka lang ba? Tanong ng babae. Opo, pasensya na rin po, hindi ko kayo nakita. Sagot ng dalaga. Kami may kasalanan, pasensya na talaga, saan ka ba pupunta? Ihatid ka na namin para safe ka makauwi sa inyo. Saad nito. Huwag na po kayo mag-abala, malapit na lang din naman po ang bahay namin. Sagot ulit ng dalaga. Iha, sige na, sumakay ka na. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin sisingilin. Paniniguro ng babae. Maraming salamat po pero hindi na po talaga kailangan. Sagot muli ng dalaga. Huwag ka nang mahiya, anak ko lang naman ang kasama ko. At saka pauwi na rin kami. Kaya halika na, hayaan mong bumawi ako sa iyo dahil muntik na namin masagasaan. Saad ng babae. Walang nagawa ang dalaga kung hindi sumakay na lang dahil mapilit ito. Pagsakay nito, bumungad sa kanyang isang batang lalaki na nakasimangot. Mommy, who is she? Tanong ng bata habang sinisiyasat ang bawat bahagi ng katawan ng dalaga. My name is Jane, pwede mo ako tawagin Gigi kapag close na tayo. Saad ng dalaga dahil nga matalino ito kaya nakakaintindi siya ng mga English na salita. Bakit ka nandito? Tanong ulit ng bata. Sasabay siya sa atin anak. Ihatid natin siya sa bahay nila. Saad ng mami nito. But why? Wala ba siyang sasakyan, mami? Marami naman po dyan. Saad ulit nito. Nathan, I told you to be good, hindi ba? Saad ulit ng mami nito. Bata, Nathan, kung ayaw mo akong pasakyan dito sa car mo, bababa na ako. Singit ni Jane sa usapan. What do you mean, bata? 13 years old na kaya ako. At isa pa, I already enrolled na sa grade 6. And you, baka ikaw ang bata.
Matapang na saad ni Nathan. Same lang, pero hindi pa ako enrolled. Saad ni Jane. Why? Tanong ni Nathan. Sungit-sungit tapos magtatanong. Close tayo? Bulong ng dalaga. Anong sinabi mo? Tanong ni Nathan. Wala. Sabi ko, hindi pa ako enrolled kasi walang parents ko. Palusot ng dalaga. Nasaan sila? Wala ka ng parents, ganoon ba? Tanong ni Nathan. Nathan, stop asking! Tigil ng kanyang mami. Okay lang po ma'am, nagtatanong po siya kaya sasagutin ko. Saad nito? Tawagin mo na lang akong tita, masyadong sosyal lang ma'am. Okay ba Jane? Tanong ng mami ni Nathan. Okay po, maraming salamat po tita. Pasasalamat ni Jane. Wow, tita talaga, di naman kita pinsan ah. Singit naman ni Nathan. Ay, humor nga naman. Bulong ni Jane. Nakarating na sila sa eskalita na tinuro ni Jane dahil dito na lamang siya nagpababa para daanan ng kanyang nanay na nasa palengke. Maraming salamat po ulit sa paghatid ma'am. Nagkabala pa ho kayo. Saad ng dalaga. Justita, wala ayun. Kami ay may kasalanan kaya tumagal ka. Kaya ito na yung bawi namin para sa'yo. Saad nito. Salamat po ulit tita. Sana magkita pa ho tayo. Saad ulit ni Jane. Tahimik naman si Nathan, kaya naman napansin niya ito. Tabay Nathan, see you sa school! Paalam nito, hindi naman lumilingon si Nathan hanggang sa magsara ang bintana ng kotse nila ay hindi man lang ito sumilip. Sungit talaga? Saad ng dalaga sa kanyang sarili. Samantala, kinausap naman si Nathan ang kanyang mami habang sila ay nasa biyahe pa uwi. Anak, bakit ganoon ka kay Jane? Dapat maging mabait ka kahit kanino anak. Saad nito sa kanyang anak. Mom, sinusubukan ko lang po yung pasensya niya. Don't worry, kakaibiganin ko po siya sa school. Saad nito. Mabuti naman, kahit na anong gawin sa'yo ng iba, huwag na huwag mong iisipin na gumante at maging masama sa kanila. Dapat ikaw ang magturo sa kanila na maging mabuti. Pangaral muli ng kanyang mami. Yes, Mom. Noted. Sagot nito. I love you, son. Saad ng kanyang mami at hinalikan nito sa pisngi. I love you too, Mom. Balik nito. Kasalukuyan namang nasa palengke na si Jane at naabutan niya ang kanyang nanay na nagtitinda. Paubos na ito, kaya tinulungan na niya ito para maubos na. Nay! Tawag nito. Oh anak, kamusta? Naka-enroll ka na ba? Tanong ng kanyang nanay. Hindi pa ho, Nay. Kailangan daw po kasama kayo at may pipirmahan. Di bali na po, may ibang araw pa naman. Basta makapag-enroll po ako bago magpasukan. Saad nito. Sige anak, kapag walang trabaho ang nanay, sasamahan kita. Saad nito. Paubos na po pala mga tindan nyo, Nay. Akin na po, ilalako ko banda roon para makauwi na po tayo. Saad nito at kinuha na ang basket na daladala ng kanyang nanay. Umalis ito at naglakad-lakad papunta sa maraming tao para alukin ito. Nang makaubos na ito, bumalik na siya sa kinaroroonan ng kanyang nanay at inaya na niya itong umuwi. Sakto naman na hindi pa nagtatanghalian, kaya masyado silang napaaga para maghanda ng tanghalian. Anak, ang aga nating makakauwi ngayon. Salamat sa iyo at nakaubos tayo ng mga paninda. Saad ng kanyang nanay. Gusto ko po na makatulong sa inyo palagi, Nay. Kaya wag na ho kayo magpasalamat. Sagot nito. Nang makauwi na sila, hindi na rin ito nagtagal dahil maghahanda na sila para sa tanghalian. Dahil hatiran pa ni Jane na makakain ang kanyang tatay na nasa bukid. Anak, ikaw na maghatid dito sa tatay mo, pero kumain ka muna. Saad ng kanyang nanay. Opo, Nay. Sagot nito. Mabilis lang ang naging kilos niya at nang matapos na, kinuha na niya ang pinapadala ng kanyang nanay para sa pananghalian ng kanyang tatay. Aalis na po ko, Nay. Paalam nito. Mag-iingat ka, anak. Saad ng kanyang nanay. Opo, Inay. Sasamahan ko po muna si tatay doon para matulungan din siya. Saad muli ni Jane bago pa ito makaalis. Bago umalis, nagmano lang din muna siya gaya ng palagi niyang ginagawa bilang pagpapaalam. At nang makaalis na, tumakbo ito nung mabilis dahil tanghali na, baka nagugutom na ang kanyang tatay. Kaya kahit mainit, siya na ang nagpresenta na magdala nito sa kanyang tatay para tulungan din ito. Malayo pa lang siya ay tanaw na niya ang kanyang tatay na nasa gitna pa ng bukiran
na nagsisiyasat sa kanilang pananim. Magpailang araw na rin magmula nang nagtanim sila kaya medyo may bulaklak na ang punla na tinanim nila mula rito. Tay! Heto na pong pagkain ninyo! Tawag niya sa kanyang tatay. Nagsenyas man ang kanyang tatay na ilapag na lang muna ito dahil hindi pa tapos ang ginagawa kaya nilapitan na lang niya ito pagkalapag ng pagkain. Tay! Kumain niyo kayo, ako na muna dito. Suwestiyon ng dalaga. Hindi na anak, sandali lang naman ito. Sagot ng kanyang tatay. Sige na po tay, kumain na kayo, baka malipasan kayo ng kain. Saad nito at inagaw ang hawak ng kanyang tatay. Ikaw ba, kumain ka na anak? Tanong ng kanyang tatay. Opo tay, sagot ng dalaga. O sige, dyan ka muna at ako'y nakakaramdam na ng gutom. Saad ng kanyang tatay. Nakatayo lang si Jane dito sa gitna ng kanilang bukiran at tinitingnan ang mga nakatanim dito at hindi nagtagal natapos na ang kanyang tatay sa pagkain. Buminis lang ang oras at dumating na ang hapon kaya napagpasyahan nilang umuwi na para makapaghapunan na rin. Halika na anak, malapit na magdilim. Kailangan na natin umuwi. Aya ng kanyang tatay. Sumunod naman ang dalaga at habang naglalakad, naitanong ng kanyang tatay ang tungkol sa kanyang pag-i-enroll. Kamusta pala anak yung pag-i-enroll mo sa papasukan mong eskwelahan? Tanong nito. Hindi po ako nakapag-i-enroll tay. Kailangan raw po kasi nakasama si nanay para nakapirma po ito. Paliwanag ng dalaga. Ah, ganun ba? O sige, kung wala akong gagawin bukas sa bukas, sasamahan kita. Saad nito? Hindi na po tay, may ibang araw pa naman po. Sagot ng dalaga. Hindi na nagsalita ang kanyang tatay at tinapik na lang ang kanyang balikat dahil narito na sila sa kanilang tahanan. Oh, nariyan na pala kayo. Alin at kumain na tayo. Ayan ang kanyang nanay. Nasaan po sila Jillian, inay? Tanong ng dalaga. Pinauna ko na sila dahil alam kong gagabihin kayo. Sagot na kanyang nanay. Sabayan niyo na po kami, nay. Saad ng dalaga. Ganun na nga ang ginawa ng dalaga. At nagkakwentuhan sila ng kaunti. Nang matapos na, nagligpit na rin ito at naghanda na para sa pagtulog. Dumaan ang ilang linggo at nalalapit na ang kanilang pasukan kaya kinausap niya ang kanyang nanay na kung maaari itong samahan para makapagpa-enroll. Nay, ngayon na po ang huling araw ng enrollan. Pwede niyo po ba akong samahan? Tanong ng dalaga. Ngayon na ba ang huli? O sige sandali, gagaya ko lang na makakain ng mga kapatid mo. Saad nito. Malalaki na ang kanya mga kapatid at mabait naman ito kaya kapag umaalis sila, pinapatingnan na lang nila ito sa kanilang kapitbahay para kung may mangyari man sa mga ito ay madali silang matatawagan. Papunta na sila ngayon sa eskwelahan para i-enroll ang dalaga. Nay, wala na daw po sa gymnasium mga enrollan kaya diretso na lang po tayo sa office. Saad ng dalaga. Sumunod naman ang kanyang nanay at nakarating na sa office para kumuha ng enrollment form at para kausapin ang magiging guro ni Jane. Magandang umaga ho, ma'am. May nakapagsabi po sa amin na dito na lang po kami kumuha ng enrollment form para sa anak ko? Tanong ng nanay ni Jane. Ay, dito nga ho, Mrs. Sige, maupo kayo para mapag-usapan po ang mga kailangan bayaran ng anak ninyo. Saad ng isang guro dahil wala ang principal dito. Anong grade po ang anak ninyo, Mrs.? Tanong ng teacher. Grade 7 po siya, ma'am. Sagot ng nanay nito. Ay, sandali po, tatawagan ko po ang teacher ng grade 7. Saad nito. Umalis saglit ang teacher para tawagin ang magiging guro ng dalaga. Pagbalik nito, kasama niyang isang babae na pamilyar sa dalaga. Oh, hi Jane! Saad nito. Hello po, tita. Kumusta na po kayo? Tanong ng dalaga nang maalala nito na siya ang may-ari ng kotse na muntik nang makabangga sa kanya. Magkakilala pala kayo, ma'am? Tanong ng isang teacher na kumausap kila Jane kanina. Oo, siya yung bata na muntik ko nang masagasaan. Pasensya na talaga anak ha. Saad nito? Tagal na po iyan, ma'am. Hayaan na po ninyo. Sagot nito. Ah, ito nga po pala ang nanay ko. Sinamahan niya po ako para makapagpa-enroll. Pagpapakilala ni Jane sa kanyang nanay, nakipagkamay naman ito sa kanyang nanay at bumati. Dito ka pala mag-aaral, hindi ba grade 7 ka na? Tanong ni Ma'am Jenny. Opo, tita. Sagot nito.
Ma'am, kayo na pong magsabi sa kanila kung magkano ang babayaran nila at yung mga books na kailangan bilhin. Daad ng isang teacher. Pinaliwanag naman ni Ma'am Jenny ang lahat sa nanay ni Jane. Kaya naman nabigla ang mga ito dahil wala po silang maibabayad ngayon. Naku, ma'am. Pasensya na po, walang wala rin kami ngayon. Hindi po namin kayang ganyang bayarin. Daad ng nanay ni Jane. Hihinto na lang po muna ako, ma'am. Sa susunod na taon na lang po ako mag-aaral. Mag-iipon na lang po muna kami. Daad rin ni Jane. Naawa naman si Ma'am Jenny sa dalaga. Kaya naman, kinausap nito ang kanyang nanay. Ma'am, huwag na po kayo mag-alala sa bayarin ni Jane. Ako na pong bahala roon. Basta makapagtapos siya ngayong taon. Dahil sayang naman po kung hindi niya itutuloy. Graduating pa naman siya. Kaya sa lahat ng bayarin niya, ako na ang magbabayad. Ang kailangan niya lang pong gawin ay pumasok palagi. Ako rin naman ang magiging guru niya. Paliwanag ni Ma'am Jenny. Malawak ang naging ngiti ng dalaga dahil sa narinig. Samantala ang kanyang nanay ay walang masabi. Kaya naiyak na lang ito sa tuwa. Maraming maraming salamat po Ma'am Jenny. Hulog po kayo ng langit. Huwag po kayo mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para mabayaran kayo. Saad ng nanay ng dalaga. Hindi na po kailangan. Basta mag-aral lang po ng mabuting anak ninyo. Ayos na po iyon. Sagot ni Ma'am Jenny. Maraming salamat po ma'am. Pangako po, pagbubutihan ko pong pag-aaral ko. Ngayon nandin po ako nakapasok sa eskwelahan na ito. Kaya gustong gusto ko po talagang subukan. Pero noong nalaman ko na may bayad po dito, parang bigla po ako umurong. Dahil hindi po talaga namin kaya iyon. Saad ng dalaga. Wala iyon. O, sa Monday ng pasukan, meron ka na ba mga gagamiting papel at mga notebooks? Tanong ng kanyang guro. Opo ma'am, bibilhan ko na lang po siya. Yun po talagang kaya namin. Saad ng nanay ni Jane. Kung may kailangan pa ho kayo para sa pag-aaral ni Jane, ipaalam niyo lang ho sa akin at ako nang bahala. Saad ni Ma'am Jenny. Hindi na po ma'am, masyado na po namin kayong naabala. Sobra-sobra na po itong naitulong ninyo sa akin. Sagot ni Jane. Walang anuman, Jane. May mga ipapagawa lang ako sa iyo. Sana tanggapin mo ang anak ko. Seryosong saad ni Ma'am Jenny. Sige po, ma'am. Kahit ano pa po iyan. Sagot ng dalaga. Nakakalimutan mo na naman. Tita na lang itawag mo sa akin. Pero kapag nandito tayo sa school, okay lang natawagin mo akong ma'am. Saad nito. Sige po, ma'am. Sagot ni Jane. Pag-usapan natin iyan pagpasok mo sa Monday, okay ba? Saad ni Ma'am Jenny. Okay po, ma'am. Wala pong problema. Saad ng dalaga. Natapos na ang kanilang pag-uusap at nagpaalam na ang mga ito na umalis. Ma'am, mauuna na ho kami. Medyo may kalayuan pa ho ang bahay namin dito eh. Saad ng dalaga. Sumabay na kayo sa akin, pauwi na rin naman ako. Suwestyo ni Ma'am Jenny. Hindi na po, ma'am. Sobra na po namin kayong naabala. Kaya na po namin umuwi, may dadaanan pa rin naman po kami. Sagot naman ang nanay ni Jane. Sige po, mag-iingat na lang po kayo. Saad nito. Paglabas nila ng office, hindi naman nakaligtas ang matalim na titig ni Nathan sa dalaga at nakita naman din niya ito. Kinindatan ito ng dalaga at nginitian. Kumunot naman ang noon ng binata na makita ito. Sinong nginitian mo doon, anak? Tanong ng nanay nito. Eh, yung kaibigan ko lang po, nay. Sagot nito. May kaibigan ka na pala agad dito, anak. Magandang balita iyan. Saad ng kanyang nanay. Oo naman po, nay. Mabait po ata yung anak ninyo. Proud na saad ni Jane. Hala ka sa amin ng tatay mo. Sagot ng nanay nito. Nagtawanan lang sila at hanggang sa nakalabas sila ng gate at pauwi na ngayon. Dumaan muna sila sa bayan para bumili ng mga gagamitin nilang tatlo na kanyang mga kapatid. Ang dalawa nitong kapatid ay parehas sa grade 1 dahil mga kambal ito. At iyon dalawa naman ay nasa 2 at 4 na taong gulang pa lamang. Nay, huwag na ho munang masyadong marami, baka po hindi po aabot ang pera natin. Paalala nito sa kanyang nanay. Huwag mong intindihan ang mahal anak, basta inyong mga kailangan at mahalaga lang muna ang bibilhin natin. Babawi kami ng tatay mo sa inyo kapag tumama tayo sa tanim natin. Paniniguro nito. Hindi na nagsalita pa ang dalaga at kumuha na lang din ito ng iba pa niyang mga kailangan. Nang matapos sa pamimili, napagdesisyonan na nilang umuwi sa kanilang bahay dahil inabot na sila ng hapon dito sa palengke. Ilang sandali lang at nakarating na sila sa kanilang tahanan at naabutan ang mga kapatid na nag-aaway. Oh, ano nangyayari dito? Tanong ng kanilang nanay. Siya po na eh,
Sabi niya hindi daw po ako mag-aaral. Sagot ng isa. Siya po nauna. Sad naman ng isa. Dahil nga kambala mga ito, kaya kahit silang dalawa pa lang ang nakakapagsalita, parang katumbas na nila ang 10 bata kapag nag-ingay. Kaya naman naririndi na rin sa kanila ang ate nilang si Jane. O tama na yan, papasok kayong pareho walang hindi. Dahil kambal kayo, naintindihan niyo ba? Tanong ni Jane. Opo ate, sige po. Saad ng dalawa. Mag-ayos na kayo. Bumili na kami ni nanay ng mga school supplies ninyo. O, mag-aral kayo ng mabuti ha? Paalala ni Jane. Tumango lang ang dalawang bata habang pinagkakaguluhan ang kanilang mga pinamili. Lumipas ang ilang araw at araw na ng pasukan kaya naman maagang nagising ang dalaga para makapaghanda sa unang araw ng pagpasok niya. Nay, mauna na po akong pumasok. Kayo na po ba maghahatid sa kambal? Tanong nito. Oo anak, ako na. Sige, pumasok ka na, baka mahuli ka pa sa unang araw mo. Saad ng nanay nito. Nang paalis na ito, nagpaalam muna ito sa kanyang nanay. Gaya ng palagi niyang ginagawa, nagmamano pa rin ito. Habang papasok ito, naglalakad lamang siya nang may sasakyan ang huminto sa kanyang harapan at iniluwa nito ang kanyang magiging guro. Halika na, sumakay ka na, baka maliit ka. Aya ni Ma'am Jenny. Salamat po, ma'am. Sagot nito at sumakay na. Bakit ka nga pala naglalakad anak? Ang layo ng eskwelahan kung araw-araw mong gagawin iyan, baka lagi ka nang maliit sa klase. Saad ni Ma'am Jenny. Okay na naman po ma'am, maaga naman po ako umaalis sa amin. Sagot nito. Kung gusto mo, lagi ka nalang sumabay sa amin. Tutal, parehas na naman ang eskwelahan ang pupuntahan natin. Ihintayin mo kami sa kanto palabas ng bahay ninyo at doon ka namin dadaanan. Gusto mo ba? Suwestyo ng babae. Masyado na po ako nang naabala kung gagawin ko pa po iyon ma'am. Tama na po iyong mga tinulong ninyo sa akin na makapasok sa eskwelahan na pangharap ko. Saad nito. Walang problema iyon sa amin. Maliit na bagay. Sagot ng babae. Bumaling naman ang tingin ng dalaga sa anak ni Ma'am Jenny na si Nathan. Nakita niyang busy ito sa pagpipindot sa kanyang cellphone. Uy! Hi Nathan! Anong grade mo na? Tanong nito. 7. Tipid na sagot nito. Oh, paras tayo kung ganoon. Sana classmate kita. Saad ulit ni Jane. Ayaw kita maging classmate. Sungit na sabi nito. Bakit naman? Pwede tayong maging magkaibigan. Saad ng dalaga. Ayaw ko nga. Ulit ni Nathan. Okay, sungit. Bulong nito. What did you say? Tanong ni Nathan. Wala, ang bait mo sabi ko. Sarcastic na sagot ng dalaga. Hindi na nagsalita pa si Nathan at binaling na lang muli sa cellphone ang kanyang atensyon. Asensya ka na Jane, pinyanan talaga siya. Spoiled kasi sa daddy niya. Saad ni Ma'am Jenny. Ako, okay lang po yun ma'am. Madali lang naman po siya maging kaibigan. Malay niyo po, sa susunod close na kami. Proud na sagot ni Jane. Mabuti nga kung ganoon. Saad ni Ma'am Jenny. Ilang sandali lang nakarating na rin sila sa eskwelahan. Nagpaalam ang binata sa kanyang mami at agad na bumaba patungo sa kanyang room. Anak, Nathan! Magdahan-dahan ka sa paglalakad, baka madapa ka! Sigaw ni Ma'am Jenny nang mapansin na nagmamadali ang binata sa paglakad. Ang sungit po talaga ng anak ninyo, tita. Nakakabili tuloy siya asarin araw-araw. Saad ni Jane. Huwag mo nang subukan, Jane. Hindi mo siya kilala. Ayang kaya kanyang bawian. Sagot ni Ma'am Jenny. Nakakatakot naman po pala. Sige po, hindi na lang. Sagot din ng dalaga. Nagbibiro lang ako. By the way Jane, can I talk to you later? After lunch. Tanong ni Ma'am Jenny. Sure po ma'am. Saan po ba? Tanong rin ng dalaga. Sa library, para malapit lang. Sagot nito. Sige po ma'am. Paano po yan? Mauna na rin po ako ah. Para po makilala ko ng mga classmates ko. Masayang saad ni Jane. Sige iha, ingat ka. Susunod na rin ako, dahil na ako ng office. Sagot ni Ma'am Jenny. Tumango lang ang dalaga at naglakad na patungo rin sa kanyang room. Naabutan pa niya dito sa labas ng kanyang mga magiging kaklase na naglalaro pa at yung iba pa ay nagsusulat sa blackboard. Pero yung iba, tahimik lang na nakaupo habang nagbabasa ng mga libro. Ang babait naman nila. Sad dito sa kanyang sarili habang nakatayo ito sa pinto. Nagulat ito dahil napalakas ata ang kanyang sinabi
kaya napatingin sa kanya ang mga ito. Ha? Bakit kayo nakatingin sa akin? Utal-utal na tanong nito. Anong sayo? Iyan, yung nasa likod mo. Sa kanya kami nakatingin. Saad ng isang babae. Excuse me, harang kasadaan. Malamig na saad ng lalaki. Nathan? Uy, kapasa pala kita? Tanong nito. At kung oo, ano naman sayo? Sagot din ito. Wala naman, ang sungit mo talaga. Pasalamat ka, pogi ka. Saad ng dalaga. Thank you then. Saad ng binata at kumindat pa. Nakatingin lamang sa kanila ang mga kaklase nila habang nagugulahan at nagpapalitan ng tanong. Bakit sila nag-uusap? Tanong ni classmate number 1. Oo nga, parang andikit ka ni ate girl. Saad ni girl number 2. Magkaano-ano kaya sila? Parang ang close sila eh. Saad din ni girl number 3. Heto lang ang kanyang mga narinig sa kanyang mga kaklase at natutuwa naman siya dahil siya nang pala ang nakakagawa na kausapin itong si Nathan. Dumating na ang kanilang guro para magpakilala at magturo sa kanila ng lesson ngayong araw. Good morning class. Everybody stand up please. Utos nito. Tama nga, si Tita Jen nga ang advisor namin. Hay, malas lang kasi isungit ng anak niya. Bulong nito. Magkatabi ngayon sina Jane at Nathan sa iisang upuan at nagsisimula ng iba na ipakilala ang kanilang mga sarili dahil nga first day of school ito. Jane, come here. Magpakilala ka sa mga classmates mo. Tawag sa kanya ng kanilang guro. Agad naman itong lumapit at sinunod ang utos ng kanilang teacher. Hi, good morning everyone. I am Jane Buenaventura, turning 14 years old sa December. Nakatira ako sa hindi malamang lugar dahil nakalimutan ko nito. Anyways, nice meeting you all. Sana maging maayos ang pagsasamahan nating lahat. Thank you. Saad nito at nagpalakpakan naman ng lahat. And you, Nathan, come here. Introduce yourself. Utos rin sa kanya ng kanilang guro. Bumalik na sa upuan si Jane at nagsalubong ang mga ito. Nakatira sa hindi malamang lugar. Bulong nito sa dalaga. Tumaas naman ang noo ng dalaga dahil sa sinabi nito. Ano bang pakinya? Inakalimutan ko nga. Saad nito sa sarili. Morning, I'm Nathan Salcedo. That's all. Maikling sabi nito. Kaagad naman siyang kinurot ng kanyang mami sa tagiliran. Son, ayusin mo. Utos ng mami nito. Nathan Salcedo, 13 years old. Mami ko teacher natin. Okay na ba yun? Sarcastic na pag-uulit nito. Nagpalakpakan rin naman ang kanilang mga kaklase at nagtinian. Woohoo! Mami niya pala si ma'am kaya pala magkaapelyido sila. Yes! Saad ng iba nilang kaklase. Seryoso naman ang mukha ng binata habang pabalik sa kanyang upuan. Ganon din ang ginawa ng dalaga. Hindi niya ito pinapansin at seryoso lamang din na nakikinig sa anunsyo ng kanilang guro. Minsan pa itong sumisilip sa binata at nahuhuli naman siya nito. Why? Tanong nito. Wala, sagot ng dalaga. Can you stop that? Ang ingay eh. Saad dito na tinutukoy ang ballpen na pinapaikot ni Jane sa kanilang desk. Oh sorry, ang galing kasi. Gusto mo i-try? Turuan kita. Suwestiyon ng dalaga. No need, pambata lang yan. Sagot nito. Bakit? Bata ka pa naman ah. 13 years old. Saad ulit ni Jane. Tinignan naman siya ng binata ng masama at sinasabi nito na manahimik na lang. Okay, relax. Sorry na nga, hindi na mauulit. Saad ng dalaga. Hanggang sa natapos na ang klase at nakilala na rin nila ang iba't ibang guro na magtuturo sa kanila, lumabas na ang dalaga at nagmadaling magtungo sa library dahil dito siya pinapapunta ni Ma'am Jenny. Excuse me, pwede po bang pumasok sa loob? Sagot nito sa nababantay. Pwede, may ID ka ba? Tanong rin ito. Ah, eto po. Abot niya sa kanyang ID. Okay na, sige. Pasok lang. Saad ng nagbabantay. Thank you po. Pasalamat nito at pumasok na. Naghanap lang siya ng pwedeng pwestuhan at hinintay na lang rin si Ma'am Jenny. Dumating naman rin si Ma'am Jenny nang tama sa oras para hindi malate ang dalaga sa pagpasok ulit mamaya. Kanina ka pa ba dito, iha? Tanong ni Ma'am Jenny. Ah, hindi po, tita. Kararating ko lang din po. Sagot nito. Have you eaten? Kain ka muna habang nag-uusap tayo. I bought you a lunch. Saad nito at inabot ang paper bag sa dalaga. Naku,
Maraming salamat po, tita. Nag-abala pa po kayo. Mayroon naman po akong baon na pagkain. Pero salamat na rin po dito. Saad ng dalaga. Kainin mo mamaya iyan. Saad ng babae. Tumango lang ang dalaga at nangihintay na lamang sa sasabihin ng babae. Anyway, Jane, pinapunta kita rito para kausapin. Saad nito at tumango lang ang dalaga habang hinihintay pa ang iba nitong sasabihin. Gusto ko sanang tulungan mo ang anak ko sa pag-aaral niya. Hindi ko kasi siya natututukan ng maayos. Kung pwede lang sana turuan mo siya sa mga bagay na hindi pa niya alam. Huwag kang mag-alala. Unang bahala sa pag-aaral mo kung papayag ka. Dagdag pa nito. Po, sigurado po ba kayo dyan, tita? Tanong ng dalaga. Hayaan ninyo na po kung na po ang bahala kay Nathan. Paniniguro nito. Kung mapayag ka na? Kung ganoon, maraming salamat. Hininga ko nagkamali ng paghingi ng pabor sa iyo. Saad ni Ma'am Jenny. Tuwing kailan ko ubo siya tuturuan, ma'am? Tanong ng dalaga. Tuwing weekends or pag free time mo. O na rin ang bahala sa pag-uwi at pagpunta mo sa amin. Wala ka nang dapat intindihin. Saad muli ng babae. Okay po, tita ma'am. Ngayon kaya ko po yung anak nyo. Ramis, matututo rin po iyan. Matapang na sagot ni Jane. Maraming salamat, Jane. Saad ni Ma'am Jenny at nakipagkamay pa ito sa dalaga. Wala pong anuman, mas malaki po ang pasasalamat ko sa inyo kaya maliit na bagay lang po ito para sa akin. Sagot ng dalaga. Natapos ang kanilang usapan at bumalik na din ang dalaga sa kanilang klase na panghapon. Mabilis lang ang oras at natapos na rin ang kanilang pag-aaral ngayong araw kaya handa na ang mga ito na umuwi. Samantala, naglakad naman si Nathan palabas ng room nila, dala ang bag niya at hinarang naman ito ni Jane. Pupunta ako sa inyo pag wala tayong pasok, okay ba? Tanong nito na nakakaloko. Bakit mo ako kinakausap? Close ba tayo? Balik ni Nathan. Wala ka nang magagawa. Basta, pupunta ako sa inyo sa ayaw at sa gusto mo. Saad nito at naglakad na rin paalis. Kahit naguguluhan si Nathan, hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy na lang rin sa paglalakad. Naghihintay naman ito ng kanilang kotse sa harap ng gate kasabay ang mami niya na nakasalubong niya lang kanina. Son, nakita mo ba na lumabas na si Jane? Tanong nito. Sino po si Jane, ma'am? Balik ng binata. Si Jane, iyong munting natin masigasaan at iyong classmate mo. Hindi ba't seatmate pa nga kayo? Huwag mong sabihin na sinusungitan mo na naman siya, anak. Tanong nito. Hindi po, ma'am. Sagot nito. Dumating na ang kotse nila at agad namang sumakay ang binata dahil lalata sa mukha nito ang pagkaburyo. Samantala si Jane naman ngayon ay naglalakad na rin pa uwi. Hindi na niya hinintay pa sila Nathan dahil nahihiya na rin itong makasakay palagi. Nakauwi na ito at nag-ayos muna ng kanyang sarili para puntahan ng kanyang tatay sa kanilang bukiran. Nay, puntahan ko po muna si tatay. Paalam nito. Sige anak, mag-iingat ka. Sagot nito at nagmano naman ang dalaga. Pagkadating nito sa kanilang bukit, nakita niya ang kanyang tatay na namo problema dahil sa nakikita nito sa kanilang pananin. Tay, ano pong nangyari? Bakit parang problemado kayo riyan? Tanong nito. Wala anak, makaramdam ko, papalpak ang mga pananim natin ngayon sa dami ng mga peste na sumisira sa mga gulay. Seryosong saad ng tatay nito. Naku tay, ano po kayang pwede natin gawin dyan? Tanong ng dalaga. Huwag mo na intindihin ito anak, mag-i-spray na lang ako bukas ng umagang umaga para mamatay na yung iba. Saad din ito, tumango na lang ang dalaga habang nag-aalala ito. Oh, siya nga pala, kumusta ang unang araw ng pasok mo anak? Bakit pala nandito ka na? Tanong muli ng kanyang tatay. Ayos na naman po itay. Mabait naman po ang mga kaklase ko. Sagot nito. Ah, ganun ba? Nakwento sa akin ng nanay mo na teacher mo na raw ang nagbayad mga bayarin mo sa eskwelahan, anak. Totoo ba yun? Tanong ulit ng kanyang tatay. Opo, tay. Ang bait nga po ni mama at binayaran na niya lahat. Kaya nga po, tutulungan ko po siya para maturuan ninyong anak niya. Sagot ng dalaga. Ha? Bakit? Anong ituturo mo sa anak niya? Tanong ng tatay nito. Tungkol lang po sa pag-aaral namin, tay. May mga bagay po kasi siyang hindi pa niya alam at nahihirapan daw siya. Hindi naman po maharap ni Ma'am Jenny kasi teacher nga po siya at palaging busy. Paliwanag ng dalaga. Ganoon ba? O siya, anak. Mag-iingat ka sa kanila, ha? Hindi porke mabait sa atin ng tao dapat na tayong magtiwala ka agad. Baka may balak yan sa iyo, kaya mag-iingat ka.
saad ng kanyang tatay. Tay naman, mabait po talaga sila. Palagi nga po nila akong sinasakay papunta sa school. Napakabait po talaga nila, itay. Huwag na po kayo mag-alala sa akin. Malaki naman na po ako eh. Saad ng dalaga. Hindi mo ba kaya anak? Kaya dahan-dahan ka na lang muna. Saad ng tatay nito. Napanguwi na lang ang dalaga dahil sa sineryoso ng tatay nito ang kanyang mga sinabi. Hindi na nagtagal ang kanila pag-uusap dahil dinatna na sila ng ulan. Kaya sumino muna sa kanilang kubo. Tay, paano tayo makakauwi niyan? Tanong ng dalaga. Salamat sa itaas anak. Matagal-tagal na rin simula noong hindi na umulan. Kaya ang swerte natin ngayon dahil nabasa na rin ang lupa na galing sa taas. Saad ng kanyang tatay. Bakit po swerte, tay? Tanong ulit ng dalaga. Anak, kapag umulan ng biglaan, ibig sabihin, may swerteng darating. Sagot ng kanyang tatay. Nagpapaniwala na naman po kayo sa sabi-sabi, tay. Ang swerte po, totoo lang kapag pinaghirapan po ng tao. Saad ng dalaga. Ay nako anak, maniwala ka sa akin. Saad ng kanyang tatay. Tumila ang ulan at napagdesisyon na ng dalawa na umuwi na dahil baka abutan pa sila rito ng gabi at baka bumuhos muli ang malakas na ulan. Nakauwi na sila sa kanilang bahay. Napakaaga pa pero iyong langit ay napakadilim na. Kaya naman pagka-uwi nila, tulog na ang kanyang mga kapatid at nanay. Pero naghanda naman ito ng mga pagkain sa lamesa para sa kanila. Anak, kumain ka bago matulog. Mauna na muna ako magpalit. Saad nito sa dalaga. Kakain ho ba kayo, tay? Tanong ni Jane. Hindi na. Sagot nito. Hindi na rin kumain si Jane. Bagkus ay nagpalit na lang rin ito ng kanyang mga damit at saka natulog. Dumating ang kinaumagahan at binalita si TV na magkakaroon raw ng bagyo. Kaya naman, hindi na pumasok ang dalaga dahil mataas ang baha sa kanilang daraanan. Naku, ang mga palanim ko. Baka mamatay lahat iyon dahil sa baha. Pag-aalala ng ganyang tatay. Oo nga po, baka malunod ang mga iyon, tay. Sagot naman ang dalaga. At manglalabas na ang kanyang tatay para puntahan ang bukiran. Ngunit pinigilan ito ng kanyang nanay. Delikado na lumabas. Magpatila ka muna ng ulan. Saad ng kanyang nanay. Hindi maaari. Pag nanunod ang mga pananim natin, wala na tayong aanihin. Sagot ng tatay nito. Pero tay, ama po si nanay. Wala rin naman po tayong magagawa kung nanunod na po ngayon ng mga pananim. Hindi naman din po upang ulan kapag hindi umaraw. Dito na lang po muna kayo. Sasamahan ko po kayo agad kapag huminto ang ulan. Saad ng dalaga. Walang nagawa ang kanyang tatay kung hindi sumunod na lang dahil para rin naman ito sa ikaliligtas niya. Dumaan ng ilang oras at nasa 2 PM na ng tanghali. Patak-patak na lang ang pag-ulan. Kaya naman napagpasyahan ng tatay nito na tumungo na sa kanilang bukid para alamin ang mga naging epekto ng bagyong ito sa kanilang pananim. Tay, samahan ko na po kayo. Presenta ng dalaga nang mapansin na gumayak ng bota ang kanyang tatay. Dito ka na lang. Samahan mo muna ang nanay mo. Kaya ko naman. Saad nito pero hindi siya nakinig. Sumunod lang ito at nang makarating sila sa bukiran, bigla na lang napaluhod ang kanyang tatay dahil sa nakita nito. Ang mga pananim ko! Saad nito habang nauutal-utal. Tahimik lang na pinagmamasdan ng dalaga ang mga tanim at naluha ito nang makitang wala nang natira sa mga ito dahil sa dala ng malakas na bagyo. Ang mga pananim nila ay nalunod at kahit isa wala nang maani. Paano na tayo? Saad ng kanyang tatay. Inahagod lamang ng dalaga ang likod ng kanyang tatay dahil sa pag-iyak nito. Itulog kasi ang hanap buhay nila at ngayon lamang naging ganito ito dahil lang sa bagyo. Lahat ng pinaghirapan ng tatay niya nabaliwala lamang dahil wala na silang mapapakinabangan. Tay, tayo na po umuwi. Baka umulan na ulit. Aya ng dalaga. Hindi pa rin umaalis ang kanyang tatay sa pwesto nito at patuloy pa rin itong tinitingnan. Nag-iisip kung paano na ang kanilang gagawin. Nagdaan ng ilang araw at nagsimula muli ang pasukan. Kaya naman ilang araw na din simula nang magsimula si Jane na mag-tutor kay Nathan. Medyo hindi nga lang naging maganda ang unang araw nito dahil ginawan siya ng ilang patibong at ginawa ang lahat para hindi na makabalik ang dalaga rito. Pero hindi naman ito nagpatinag dahil kailangan niyang maturuan ito para na rin sa mga binabayad sa kanya ng mami nito. Kaya nagtiis na lang siya hanggang ngayon. Tama na,
Pwede ka nang umuwi. Kaya ko naman aralin ito ng ako lang. Masungit na saad ng binata. Hindi pwede. Magagalit si tita sa akin. Kung gusto ko lang umuwi, kanina ko pa ginawa. Naaawa na ako sa'yo, baka wala kang matutunan. Ano ba kasing pinagagawa mo sa buhay mo? Bakit simple lang yung mga yan, hindi mo pa alam? Sermon ng dalaga. Ano naman pakailan mo? Si mami nga walang pake sa akin. Ikaw pa kaya? Tutor ka lang naman. Saad nito. Kung alam mo lang, nagtatrabaho ang mami mo para sa'yo. At kung alam mo lang na siya ang may gusto nito, gusto ko niyang matuto dahil mahal ka niya. Saad ng dalaga. Hindi na nagsalita ang binata at pumunta na lang ito sa kanyang kwarto at iniwan ng dalaga sa sala. Hoy! Bumalik ka! Hindi pa tayo tapos! Sigaw ng dalaga nang paakyat na ang binata. Umuwi ka na, wala ka nang mapapala sa akin. Sagot nito. Walang nagawa ang dalaga kung hindi tawagan ng mami nito para magpaalam na uuwi na lamang dahil ayaw naman ng binata na magpaturo. O iha, tapos mo na ba turuan ng anak ko? Saad nito nang makauwi na sa kanilang bahay at naabutan ng dalaga sa gate. Opo tita, sabi niya, kaya naman daw po niya kaya hinayaan ko na lang. Baka nga po kaya naman talaga niya, ayaw niya lang gawin. Saad nito. Salamat ha, at least ginawa mo ang makakaya mo para sa kanya. Uuwi ka na ba? Ipapahatid na kita. Saad ng babae. Hindi na po tita, kausapin niyo na lang po si Nathan, mukhang masama po at ang loob sa inyo eh. Mag-aabang na lang po ako ng masasakyan sa kanto. Saad ng dalaga. Masama ang loob? Bakit kaya? O sige, mag-iingat ka ha. Saad muli ng babae. Naglakad naman si Jane papunta sa kanto para mag-abang ng masasakyan at agad naman itong dumating kaya sumakay na siya para makauwi dahil wala namang pasok ngayon dahil bakasyon at malapit na magpasko. Nang makarating siya sa kanilang bahay, agad naman itong hinanap ang kanilang tatay. Hindi na naglalagay sa bukiran ang kanyang tatay. Magmula nang mamatay ang lahat ng kanilang pananim at naibenta na rin ang kanilang lupa dahil walang-wala na silang may panggastos doon. Nay, saan po si tatay? Tanong nito sa kanyang nanay na naghuhugas ng pinggan. Pinuntahan iyong bukiran natin. Sinamahan niya iyong mga tao na bibili ng lupa. Sagot nito. Ibebenta na naman po ni tatay yung lupa, nay. Paano na tayo makapagtanim niyan? Saad nito. Kailangan rin natin ng panghanda sa Pasko, anak. Mayroon pa naman tayong bundok. Iyon naman ang ibebenta natin kapag nagkolehiyo ka na. Sagot muli ng kanyang nanay. Hindi niyo na po dapat gawin iyon, inay. Ayang kaya ko naman po magtrabaho para may ipangtustos ako sa kolehiyo. Importante rin sa inyo ni tatay ang mga lupain natin dahil pinaghirapan niyo rin po iyon, inay. Saad ng dalaga. Baliwala lang lahat iyon, anak. Basta para sa inyong mga anak namin. Kayang-kaya namin isugal ang lahat para sa inyo. Saad nito. Ilang araw ang lumipas at nagdaan naman ang Pasko. Masayang-masaya ang mga tao habang ang pamilya ni Jane ay hindi dahil hindi tinuloy ng bibili ng lupa na bilhin ang kanilang lupa dahil nagkaroon raw ito ng issue. Kaya walang nagawa sila Jane kung hindi matulog na lang sa araw ng Pasko. Pasensya na mga anak. Wala tayong ipanghanda. Hindi kasi nabili ang lupa natin. Pagpapasensya nito sa kanyang mga anak. Ayos lang po, tay. Basta magkakasama tayo ngayon. Saad ng kapatid ni Jane na si Jillian. Natapos ang Pasko at ilang taon na din ang lumipas. Nasa grade 12 na ngayon si Jane at lahat ng mga kaklase niya noon ay hindi na niya kaklase ngayon dahil simula nang gumraduate ito ng junior high school, nag-iba na ito ng eskulahan dahil hindi na kaya ng kanyang mga magulang ang mga malalaking bayarin sa kanilang school. Kaya lumipat na lang siya sa Maynila para dito na magtrabaho para masuportahan ang kanyang mga pangangailangan sa school. Nay, malapit na po ang graduation ko. Gusto ko sana na kayo ang kasama kong aakit sa stage kaso wala pa po akong budget para mapadalhan kayo ng pamasahe. Saad nito sa cellphone dahil tinawagan niya ang kanyang nanay. Gusto rin namin anak na mapuntahan ka para makita ka namin kung gaano ka nagsika para makapagtapos ngayon ng high school. Sagot naman ng kanyang nanay sa kabilang ninya. Naiiyak na hindi matanggap ni Jane na hindi niya makakasama ang kanyang magulang sa araw ng kanyang pagtatapos. Dumating ang araw ng kanyang graduation at ang lahat ng kanyang mga klase ay narito ang mga magulang na kasamang aakyat sa stage. Samantalang siya ay sarili niya lang. Sana narito rin kayo para nakikita niyo ako ngayon. Bulong nito sa kanyang sarili.
nang siya na ang tatawagin. Naghanda na ito para sa kanyang pag-akyat. At sorpresa niya, nang saktong tawagin ang pangalan niya ay tumating ang kanyang mga magulang para samahan siya. Nakangiti itong sinulubong ang kanyang nanay at tatay. Akala ko po hindi kayo makakapunta, nay! Saad nito habang bumaba pa lang ang kanyang mga luha. Pwede bang hindi kami makarating sa masayang araw ng panganay namin? Sagot ng kanyang tatay. Umakyat na muna sila sa stage at kinuha ang mga parangal ng dalaga at na makababa ay tsaka sila nagkwentuhan ulit. Salamat po. Saan po kayo kumuha ng pera para makapunta rito? Tanong ng dalaga. Nagtinginan lang ang kanyang nanay at tatay at hindi alam kung tama bang sagutin nila ang tanong ng kanilang anak. Ah, kasi anak, ano eh? Utal na sabi ng kanyang tatay. Benenta niyo na naman po bang lupa natin? Saad ng dalaga. Hindi anak. Sagot ng tatay nito. Pinahiram kami ng pera ng dating teacher mo. Yung babaeng nagbayad ng mga bayarin mo noon sa school? Si Ma'am Jenny ba iyon? Saad ng kanyang nanay. Nabigla naman ang dalaga at lalong nasurpresa dahil akala niya umalis na ang mga ito doon sa kanilang lugar dahil hindi na rin niya nakikita ang anak nito simula nang matapos ang grade 9. Paano po? Eh umalis na po si Ma'am doon sa school, hindi po ba? Tanong ng dalaga. Hindi na namin alam. Pero siya ang isa sa mga gustong bumili ng bundok natin. Saad ng kanyang nanay. Ganun po ba? Sana po nakausap ko man lang siya kung nakabalik na po pala sila ulit. Nang hihinayang na saad ng dalaga. Siya nga pala, pinapakumusta kanya sa amin. Tinatanong niya kung gusto mo raw ba mag-scholar sa kanya. Tutulungan kanya anak. Saad ng kanyang nanay. Opo, nasabi niya rin po sa akin iyan noon. Pero pag-iisipan ko pa rin po, hindi kasi naging maganda ang pagsasama namin ng anak niya noon eh. Saad ng dalaga. Bakit anak? Nagkaroon ba kayo ng relasyon noon ng anak ni Ma'am? Seryosong tanong ng kanyang tatay. Ano ho tay? Ano po ba kayo? Wala pong kanon. Alam niyo po bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Saad ng dalaga dahil sa pagkabigla nito, napataas ang kanyang boses. Oh, kumalma ka anak. Nagtatanong na naman ang tatay. Saad nito ng pabiro. Natapos ang araw at sumunod naman ang gabi. Narito ngayon sila Jane kasama ang pamilya niya sa apartment na inuupahan niya. Maliit lang ito dahil siya lang naman ang mag-isa ang nangungupahan rito kaya humingi siya ng pasensya sa kanyang mga magulang dahil baka hindi ito ang ine-expect nila sa kanya. Paano ng pag-college mo anak? Nakaisip ka na ba ng papasukan mo? Tanong ng kanyang tatay habang kumakain sila ng hapunan. Hindi nila sinama ang ibang kapatid ni Jane dahil baka maboryo lang ito kaya iniwan nila ng kanyang nanay ang mga ito sa kanilang tiyahin dahil hindi naman raw magtatagal ang mga magulang nito rito sa Maynila. Wala pa po akong naiisip, tay. Siguro tsaka na lang po iyon. Matagal pa naman po eh. Magtatrabaho muna po ako pansamantala. Saad ng dalaga. Dapat, mas mabuting makahanap ka na ng papasukan mo para wala ka ng problema. Ano bang kurso ang kukuhanin mo, anak? Tanong muli ng kanyang tatay. Lawyer po, tay. Matagal ko na pong gusto iyan. Sagot nito. Aba, napakataas ng pangarap mo, anak. Basta nandito lang kami ng nanay mo para suportahan ka, ha? Paalala ng kanyang tatay. Hindi naman maipagkakailan na kayang-kaya ni Jane makagraduate at matutunan ng kursong nais niya dahil kung mayroong talino, eh dinoble pa niya ito dahil sa angking katalinuhan niya, kaya nga naging mabilis ang kanyang pag-aaral dahil maraming kumukuha sa kanya noon para maging representative ng eskwelahan. Kaya naman magmula ng elementarya ito hanggang makatapos ng high school ay hindi nagbago ang kanyang katayuan sa kanilang eskwelahan dahil siya lang palagi ang nagiging valedictorian, kaya sobra ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang dahil sa walang sawang pagsuporta sa kanya mula noon. Dahil kung hindi siya pinapayuhan ng kanyang mga magulang na mag-aral, ay hindi niya ito gagawin. Bagkus, tutulong na lang sa kanilang bukid. Kinabukasan, naisipan na ng kanyang mga magulang na umuwi na sa kanilang probinsya dahil nag-aalala na rin ng mga ito sa kanilang anak na naiwan. Anak, mauna na kami. Balitaan mo kami kung kailan ka ulit ka-graduate. Pupunta agad kami. Saad ng kanyang tatay. Tay naman, araw-araw po ba akong ga-graduate? Tanong ng dalaga. Hindi naman. Sagot ng kanyang tatay. Huwag mo nang pansinin iyan tatay mo. Basta ako, proud na proud ako sa iyo anak. Congratulations dahil nag-uumpisa ka ng maabot ang mga pangarap mo.
Narito lang kami palagi para sa iyo. Kung may kailangan ka, magsabi ka agad para mahanapan agad namin ng buyer ang lupa natin. Pagbibiro ng kanyang nanay. Ay naman, huwag niyo na po ako alalahanin. Magtatrabaho naman po ako para matulungan ko yung sarili ko. Proud na sabi nito. Basta, ayaw ka namin mahirapan. O siya, sige na, baka mahuli na kami. Babay anak, mag-iingat ka dito ha? Saad ng kanyang nanay. Niyakap naman ito ang kanyang nanay at tatay, pati ang kanyang bunsong kapatid at nagpaalam na rito. Mag-ingat po kayo. O ikaw bunso, magpakabait kay nanay at tatay ha? Paalala nito sa kanyang kapatid na magpipitong taong gulang na. Apo ate, ikaw rin po dito. Sagot nito. Tuluyan na itong nagpaalam at nang makaalis na ang sinakyan ng kanyang mga magulang, bumalik na rin ito sa kanyang tirahan at nag-isip kung saan siya makakahanap ng mapapasukan sa lugar na ito. Nang pauwi na ito, may nakabangga naman siyang isang babae na nag-cellphone. Ay, sorry, nasaktan ka ba? Tanong nito sa kanya. Wait, Denise? Tanong ni Jane. Tinignan naman siya nito ng mabuti habang inaalala kung saan sila nagkakilala nito. Jane? Ikaw na ba yan? Ikaw yung classmate ko noong grade 7 hanggang grade 10, hindi ba? Tanong nito. Yes, the one and only. Tagot naman ni Jane at sabay silang nagtawanan. Long time no see. Bakit ka pala umalis sa school natin na yun? Tanong ni Denise. Mahabang kwento eh. Tara muna doon sa cafe. Ayaw ni Jane, sabay turo sa malapit na kapehan. Sumunod naman si Denise at sabay na rin silang order ng kape at naghanap ng maupuan. So, bakit ka nga umalis sa school na yun? Ulit na tanong ni Denise. Kasi nga, masyado ng mahal doon. Hindi na kaya nila nanay ang gastusin kaya lumuwas ako dito para magtrabaho. Pero dito na rin ako pinag-aral ng lola ko. Kaso, maaga naman silang kinuha ni Lord. Kaya mag-isa ko na lang tinaguyod ang sarili ko. Nagtrabaho ako dito habang wala pang pasok. At noong nakaipon, edi pinagpatuloy ko na yung grade 11 at 12. Nawa naman ng Diyos, nakatapos pa ako. Kwento ni Jane. Anong strength ba natapos mo dito? Kailan ka pala graduate? Tanong ulit ni Denise. Kahapon lang actually. Kakahatid ko lang rin kila nanay sa terminal. Tapos sakto namang nakabangga kita. Hindi ba ang galing ng timing? Dito pa talaga tayo pinagtagpo. Sagot ni Jane. Oo nga eh. So ano na plano mo? Ipagpapatuloy mo rin pag-aaral mo ng college? Ani ni Denise. Oo eh. Kailangan para sa pangarap. Ay, hindi ba mag-lawyer ka din? Tanong naman ni Jane. Oo, may nahanap na rin ako na mapapasukang school pero hindi pa ako enrolled. Gusto mo sabay na tayo? Presenta ni Denise. Sige, okay sa akin yan. Kailan ba? Tanong muli ni Jane. Hindi ko sure. Basta, i-chat na lang kita. I-add mo ako. Di na kasi kita mahanap sa Facebook. Akala ko nagpalit ka na ng name. Saad nito. Ganun pa rin naman. Baka ikaw lang iyong nagpalit. Sagot ni Jane. Oo, nakita ko na pala. Saad ni Denise. Dumating naman ang order nila at nagpahinga na muna sa kanilang pagkukintuhan. Sabay ka na sa akin, saan ka ba nakatira ngayon? Tanong ni Denise. Malapit sa Star Mall. Sagot ni Jane. Sakto, may dadaan na rin ako doon. Tara na! Aya ni Denise. Hindi naman sila ng problema sa sasakyan dahil merong sariling sasakyan si Denise dahil nga sa mayaman rin ang pamilya nito. Dito na lang, kapag may time ka, libot ka dito, i-chat mo lang ako. Saad ni Jane. Sige, go lang, anytime. Sagot ni Denise. Thank you ulit, ani Jane. Nang makapasok na sa kanyang bahay, hindi na rin ito nagtagal at nagbihis na para maghanda sa pagtulog dahil inabot sila na Denise ng gabi sa pag-uusap at may mga pinuntahan pang lugar para maglibot. Lumipas ang ilang linggo at araw na ngayon ang pagpunta ni Jane at Denise sa isang school na kanilang papasukan. Sabi dito, pumasok lang doon tayo at hanapin ng dean para humingi ng form for enrolling. Saad ni Denise. Okay, sige. Pasok na tayo. Saad ni Jane. Nang makapasok, dumiretso na sila sa dean at nang matagpuan nila ito, kumutok muna sila bago pumasok. Pinagbuksan naman sila ng isang matanda kaya pumasok na rin sila. Good morning, ma'am. Bati nilang dalawa. Good morning. Mag-enroll kayo? Tanong ng hindi katanda ang babae. Yes po. Lawyer course po. Saad ni Jane.
Okay, take your seat and answer this form. Saad nito at inabot sa dalawang isang papel. Nakalimutan ko na LRN ko pati PSA number. Saad ni Denise. Hindi ko kailangan na. Kailangan pa pala yun dito. Laktawan muna natin. Hindi ko na rin matandaan akin eh. Saad ni Jane. Natapos na nilang sagutan ang form, kaya binalik na nila ito sa babae at nagpasalamat dahil agad naman silang pinalabas nito at sinabing tatawagan na lang kung kailan sila magtitake ng entrance exam. Buti na lang hindi pa tayo pinag-exam agad. Hindi pa naman ako ready. Saad ni Denise. Kahit ano ba iyan, lagi naman akong handa. Sagot ni Jane. Ilang araw ang lumipas at bumalik muli sila sa school para mag-exam at naging maayos naman ang lahat dahil nalaman agad nila ang resulta. Yes! Pasado tayo! Saad ni Jane habang napapatalon pa. Ikaw ba naman ang perfect mo iyong karapatang pantao at iyong Magna Carta for Women ay imposibleng hindi ka pumasa. Saad ni Denise. Ngunitian lang siya ni Jane at inaya si Denise na mag-celebrate. Pero naalala nito na may trabaho pa pala siya. Kasalukuyan siya ngayong namamasukan si Jollibee bilang crew. Madali naman ito para sa kanya pero hindi niya alam kung kakayanin niya pang i-manage ang oras niya kung darating na ang pasukan. Bestie, malapit na magsimula ang pasukan. Ano nang balak mo? Tanong ni Denise habang si Jane naman ay nagsiserve sa kanya. Hindi ko alam pero wala pa akong masyadong ipon, bestie. Kailangan ko pang magstay dito. Ikaw ba? Ano nang balak mo? Balik ni Jane dito. Mag-dorm na lang rin? Pwede ba ako sa place mo? Tanong ni Denise. Oo naman, pero baka hindi mo kayanin doon. Maliit lang ang room ko. Saad ni Jane. Ayos lang, magagawa na yun ang paraan. Sagot naman ni Denise. Bumalik na sa trabaho si Jane habang hinihintay naman siya ni Denise na matapos. Tara na, para makita ko na yung kwarto natin. Pagmamadali nito kay Jane nang makita, tapos na ito. Nagmadali naman si Jane na gumayak at nagpaalam na sa kanyang boss na mauuna na siya dahil gabi na rin. Hindi naman akalain ni Jane na dala na pala ng Denise ang lahat ng gamit niya para ilipat dito sa apartment niya. Kaya nagulat ito. Akala ko ba titignan mo pa lang? Tanong ni Jane. Oo nga, pero kasama ko ng mga gamit ko. Okay lang ba? Tanong naman ni Denise. Nakakabaliw ka talaga. Pero sige, ipasok mo na. Saad ni Jane ang mapansin na wala na siyang magagawa dahil nandito na. Naging mabilis ang pangyayari at dumating naman ang araw ng pasukan. Kaya naman, stress na stress agad ang magkaibigan dahil sa dami ng kanilang gawain. Bestie, hindi ko ito in-expect. Saad ni Denise. Don't talk too much. Sige na, gawin mo na lang. Saad ni Jane. Ganito lang palagi ang kanilang gawain. Hanggang sa magtatatlong taon na sila sa kurso na kinuha nila. Sukong-suko na si Denise pero hindi pa rin maitatago ang paghihirap ni Jane. Magmula kasi ng maaksidente ang kanyang tatay, hindi na ito nakapag-focus at puro sa trabaho na lang ang kanyang iniintindi. Pati pag-aaral niya, napapabayaan na niya. Bes, ayos ka lang ba? Mukhang bilisang-bilisa ka. Saad ni Denise nang mapansin na tahimik si Jane. Ayos lang ako. Huwag mo ako intindihin. Natapos mo na ba yung pinapagawa sa atin? Pwede bang ikaw na doon? May gagawin pa rin kasi ako sa isa nating subject. Saad ni Jane. Sige, no problem. Sagot ni Denise. Lahat ng paghirap ni Jane, pasan-pasan niya. Dahil sa mga nangyaring aksidente, kinailangan putuloy ng paan ng kanyang tatay. Dahil kung hindi, may infection ito. At mas lalong malaki ang gagastos nila kung aabot pa doon. Sige po, sir. Tanggapin niyo na po ako, kahit pang-abada na lang. Sa gabi na lang po ako mag-aaral. Pamimilit nito sa isang lalaki na naghahanap ng pwedeng maging cashier malapit sa kanilang paaralan. Oo, sige, tanggap ka na. Total, dito ko lagi naman nag-aaral. Sige, magtitiwala ako sa'yo. Saad ng lalaki, nagsimula si Jane na maging cashier sa umaga at sa gabi naman, nag-aaral. At kung minsan, maaga natatapos ang pasok niya sa gabi. Umi-extra pa rin ito sa Jollibee ng 5 oras para makadagdag sa budget. Kung minsan, umuwi na lang si Jane na pagod at may araw pa na nagkasakit ito at napakataas ng lagnat. Kaya hiniyal ni Denise ang kanyang gagawin. Jane, napakataas ng lagnat mo! Ano ka lang ba? Tanong ni Denise.
Oo, Beth. Alito ako. Malapit na rin matapos ng paghihirap natin. Sagot nito. Oo, Beth. Ilang buwan na lang nag-graduate tayo sa college. Anong kaya natin to? Pagpapalakas na Denise sa loob ni Jean. Pinainom niya ito ng gamot at dinampian ang panyo sa noo para bumaba ang lagnat nito. Nagdaan ng ilang buwan. Ganito pa rin ang gawain ni Jean. Trabaho sa umaga, aral sa gabi. Kaya naman sobra itong natuwa dahil makakagraduate niya sa kursong lawyer sa isang linggo. Anak, kumusta ka naman dyan? Kaya mo pa ba, anak? Tanong ng kanyang ina na tumawag. Ayos lang po lahat, inay. Malapit na naman ako makagraduate. Sayang na nga't hindi na ako naabutan ni tatay. Malungkot na saad ito. Sigurado akong proud na proud rin siya sa iyo, anak. Dahil natupad mong pangarap mo. Nagawa mo rin kaming tulungan kahit wala na siya. Saad ng kanyang nanay. Lahat gagawin ko na yun para po sa pamilya natin. Saad ni Jean. Natapos ang kanilang pag-uusap at dumating na niya ang araw na pinakinihintay nilang dalawa ng ganyang kaibigan. Dahil ngayong araw, magiging ganap na silang lawyer. Sobra-sobra ang tuwa nila dahil dumaan ng 10 taon, naging matibay pa rin sila at hindi tumuko. Sobrang saya nito nang marinig ang kanyang pangalan kasabay ng mga parangal na natanggap niya kasama ang diploma na isa na siya ngayong lawyer. Hindi man nakarating ang kanyang magulang, pero narito naman ang kanyang kaibigan na palagi siyang sinasamahan sa lahat. Si Denise ang sumama kay Jean para tanggapin ang diploma at nagpakuha sila ng kanilang litrato. Lumipas ang 2 taon, nakapag-ipon na si Jean ng pera at napagdesisyonan nito na bilihin muli ang mga lupa nila sa probinsya at dito nang paggawa ng bahay para sa kanyang mga kapatid at magulang. Des, may nakuha na akong engineer na tutulong sa iyo para makapagpatayo ng dream house mo. Saad Denise nang pumasok ito sa office ni Jean. Sino? Kailan po siya makikilala? Parang pag-usapan na namin ang mga kailangan kong ilagay sa dream house ko. Saad ni Jean. Actually, nandito na siya. Jane, meet Engineer Nathan Salcedo. Saad nito at nang marinig ni Jane ang pangalan nito, gumulo ang mundo niya. Wait, Nathan? Utal na saad nito sa pangalan ng binata. Yes, ako nga. Nice meeting you again, Miss Jane Buenaventura, na hindi alam ang pangalan ng lugar nila. Saad nito at nag-smirk pa sa dalaga. Gandang timing nito. Reunion na pala natin. Singit to Denise. Nice joke, Denise. Saad ni Jane. Bakit ka ba nandito? Hindi ako ang gusto kong engineer. Pagsusungit ni Jane sa binata. Bestie, huwag kang padalos-talos ang desisyon. Alam pa bang siya yung engineer na nakilala ko na nagbibigay ng discount at na naging magkaklase naman tayo noon? Saad ni Denise. Wala akong pake. Kayang-kaya ko magbayad ng buo. Hindi ko kailangan ng discount. Matapang na sagot ni Jane. Okay, Miss Jane. Kung ayaw mo sa akin, pwede na ako umalis. Saad ni Nathan. Lalabas sana ito, pero pinigilan siya ni Jane. Sandali, hindi ka naman mabiro. Alam mo, kahit may hindi tayo pagkakaintindihan, gusto ko pa rin na magkaroon tayo ng magandang samahan. Paliwanag ni Jane. Gusto rin pa eh, dahil pang sinabi, magsusungin pa. Saad ni Nathan. By the way, saan ka bang papatayo ng bahay? Tanong ni Nathan at naupo ito sa sofa. Hindi pa kita pinapayagan umupo. Saad ni Jane. At lumabas naman si Denise ng office ito dahil napapansin na may hindi magandang mangyayari dito. Well, nakaupo na ako. Wala ka namang gagawa. Matapang na sagot ni Nathan. Walang nagawa si Jane, kaya hinayaan na lang niya ito dahil wala naman na siyang masasabi sa lalaking ito. Sa probinsya ko gusto magpatayo ng bahay. At tama ka, hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam ang pangalan ng lugar namin na yun. Paliwanag nito. Tumawa naman ang binata. At tinignan naman siya ni Jane ng masama. Anong nakakatawa? Tanong ni Jane. Wala. Sige, kailan mo babalak? Tanong ni Nathan. Next day. Sagot ni Jane. Okay, mabilis ha. Sagot ni Nathan. Gusto ko na next month tapos na. Dugtong ni Jane. Okay, madali lang. Basta bayaran mo ako na tama. Saad ni Nathan. Sige, magkano? Tanong ni Jane. Presyong naging crush ako. Pwede na yun. Pagbiburo ni Nathan. Seryosong usapan to. Saad ni Jane. Okay, relax. Magready ka na lang ng 12 million.
Saad ni Nathan. Sige, basta next month tapos na. Paalala ulit ni Jane. Hindi na sumagot si Nathan dahil naintindihan naman niya ang sinabi ng dalaga. Kinabukasan, naisip ni Jane na puntahan si Nathan sa kumpanya nito para lang bulabugin. Bes, hindi pa nga may binigay na card sa'yo si Nathan? Yung number niya ba nandun? Tanong nito kay Denise. Oo, pati company name nandito. Sagot ni Jane at inabot naman sa kanya ni Denise ang card. Agad naman kinuha ni Jane ang card at umalis na. Thank you ha! Thank you! Sigaw ni Denise nang tumakbo si Jane paalis. Nakarating si Jane sa company ni Nathan at pinunta nito agad sa kanyang office. Boom! Anong ginagawa mo? Tara na! Ako ni Jane kay Nathan. Wait, what? Saan papunta? Tanong ni Nathan habang nabubuluhan. Sa province! Magsimula na tayo! Saad ni Jane. Magsimula? Eh hindi pa nga kita naliligawan. Sagot ni Nathan. Ano? Tanong ni Jane. I mean, hindi pa bukas pa yun? Tanong ng binata. Gusto ko ngayon na. Ayaw mo ba? Sige, iuron ko na. Pananakot ni Jane. Sige, hindi naman ako mawawalan eh. Sagot ni Nathan. Okay, sabi mo eh. Saad ni Jane at tumilikod dito para umalis. Uy, sandali! Saan ka papunta? Tanong ni Nathan. Hahanap ng bagong engineer. Hindi ba ayaw mo sa akin? Tanong ni Jane. Gusto! Gustong gusto! Sigaw ni Nathan. Huli ka na eh. Gusto mo ako? Tanong ni Jane ng pabiro. No, I mean, ano? Gusto ko ako maging engineer mo kaya, sige, tara na. Saad ni Nathan. Sige, tayo na. Saad ni Jane na ikinagulat ni Nathan. Wow, ang bilis naman. Hindi pa nga ako naniligaw sa'yo. Tayo na agad. Sa bagay, gusto ko naman yan. Saad ni Nathan. Hoy, asa ka. Sabi ko tara na, inaaya na kita. Ang dami mo na naman sinasabi. Saad ni Jane. Okay, ayun na nga. Saad ni Nathan. Nakarating naman sila kaagad sa probinsya dahil hindi na namalayan ni Jane ang oras dahil natulog lang ito sa buong biyahe. Samantalang si Nathan ang nadadrive. Ayos ka boss, ang sarap ng tulog mo. Saad ni Nathan. Hindi ako natulog, bakit ang bilis naman na ata natin? Tanong ni Jane. Siyempre, natulog ka nga. Siya nga pala, tinawagan ako ni mami kanina. Nalaman niya na pabalik tayo dito sa province at gusto ko rin niya makita. Saad ng binata. Wow! Totoo ba nandito siya? Tanong ng dalaga. Siyempre, hindi naman siya umalis dito. Hinatiday niya ako sa abroad noon para doon magpatuloy ng pag-aaral. Kaya nga nawala ako, hindi ba? Paniwanag ng binata. Oo, ang saya nga nung nawala ka. Bulong ni Jane. Ako hindi masaya. Hindi ko na kong mamit sa crush ko bago ako umalis. Nanghihinayang na Saad ito. Bakit? Sino ba yung crush mo? Tanong ng dalaga. Hindi na natapos si Nathan ng kanyang sasabihin nang may tumawag kay Jane at sagutin nito. Lumabas si Jane sa kotse ni Nathan. Ganoon rin ang ginawa niya. Nakikita mo ba yun? Tanong ni Jane habang nakaturo sa bundok. Oo, oh, ang laki niya eh. Paano hindi ko makikita? Sagot ni Nathan. Diyan ko gusto magpatayo ng bahay. Saad ni Jane. Ano? Sa bundok talaga? Ang galing mo talaga mamili, Jane. Saad ni Nathan. Hindi ko iisipin na nagre-reklamo ka. Pero gusto ko eh. Bakit? May problema ba sa lupa na pinili kong pagtayuan ng dream house ko? Tanong ni Jane. Hindi naman sa nagre-reklamo pero ang gusto mo sa akin ka na lang tumira. Kayang kaya kita patayuan ng bahay. Saad ni Nathan. Seryoso ka? Tanong ni Jane. Siyempre hindi. Sagot ni Nathan. Inirapan naman siya ni Jane at tumiretso na sa kanilang bahay. Dahil gusto na muna nitong makita ang kanyang nanay at mga kapatid. Hintayin mo na ako dito. Hindi naman ako magtatagal. Saad ni Jane sa binata. Ayoko. Mahirap na baka iwan mo na naman ako. Saad ni Nathan. Ikaw parang may something na talaga sa'yo eh. Tigilan mo ako ah. Saad ni Jane. Wala nang sinabi ang binata at naghintay na lang sa sasakyan gaya ng sinabi ni Jane. Agad naman bumalik si Jane dahil gaya ng sinabi nito, hindi na daw siya magtatagal dito sa kanilang lugar. Bakit ang bilis mo? Tanong ng binata. Kinamusta ko lang sila. Babalik naman ako dito. Sagot ni Jane. Okay, saan na tayo?
Puntahan na ba natin si Mami? Tanong ni Nathan. Sige, kung nandoon siya. Sagot ni Jane. Agad naman pinaandar ni Nathan ang kotse nito at pinunta sa kanilang bahay para makita ang kanyang Mami. Andito na tayo. Mauna ko na si Love. I-park ko na lang muna ito. Saad ni Nathan. Lumabas naman ang dalaga sa sasakyan at pumasok na sa loob ng bahay nila ni Nathan. Malaki pa rin ito at maganda. Parang wala ngang pinagbago dahil buhay na buhay pa rin ang kulay nito. Nagulat naman ito nang tawagin siya ni Ma'am Jenny sa loob dahil nakita na siya nito nung pagkapasok. Halika rito, iha. Nandito ako. Saad nito. Wala pa rin pong pinagbago ang bahay ninyo, Tita Ma'am. Parang hindi talaga napapabayaan. Siya nga po pala. Kamusta na kayo? Ang tagal po natin hindi nakita. Saad ng dalaga. Ano ka ba? Ayos lang ako. Ikaw ang dapat kong kamustahin. Nabalitaan ko sa magulang mo na umalis ka rin sa school namin na iyon. Noong umalis kami ng anak ko, lumipad ka raw sa Maynila tapos doon nagtuloy. Mahabang sabi nito. Ah, opo ma'am. Doon na rin po ako nag-college. Mahirap na po kasi. Hindi na kaya nila nanay at tatay kaya nagtrabaho na lang din po ko doon. Saad ni Jane. Kung tinanggap mo noon ang offer ko, hindi ko na sana nahirapan na mag-college. Pero mabuti na rin at nakatapos ka. Congratulations, Jane. Lawyer ka na. Bati nito. Maraming salamat po. Pasensya na po talaga. Hindi ko pa po kayang tanggapin ang offer niyo noon. Ang bata ko pa rin po kasi. At gusto ko rin po na paghirapan ko ang pera na matatanggap ko. Saad nito. Ayos lang, iha. Naintindihan kita. Hindi na dapat kita inofera ng ganoon. Alam ko naman na hindi ka papayag. Saad nito. Kaya niya yun, ma'am. Kung umamin lang ako sa kanya na mas maaga, edi sana hindi ko na kailangan ikasal sa iba. Para lang sa papel. Huwag siya naman ang mas gusto kong pakasalan. Singit ni Nathan sa usapan. Ayun ka na naman. Sumasapat ka na naman. Hindi mo naman alam pinag-uusapan namin. Saad ni Jane. Ako? Walang alam? Baka ikaw. Ako lang naman ang nagpumilit kay Mami na pag-aralin ka noon sa school ko. Dahil gusto ko lagi kita nakikita. At ako lang rin naman ang palaging gumagawa ng paraan para magpapansin sa'yo. At ang pinakamulupit, ako lang naman ang may gusto na mag-offer si Mami sa'yo ng pasal na iyon noon. Kasi gustong gusto talaga kita, Jane. Ang tagal ko rin nagtiis. Ngayon, nasa harap na kita. At hindi ko mapigilan kung anong nararamdaman ko ngayon. Saad ni Nathan habang naiiyak pa. Lumuhod naman ito sa kanyang harapan. Nasa harap sila ng swimming pool ngayon. Habang naglabasa naman ang kanilang mga bisita na ikinasurpresa ng dalaga. Teka, ano ito? Tanong ni Jane. Naset up ka, bestie! Sigaw ni Denise. Wala talaga akong alam sa nangyayari. Saad ni Jane. Jane Bonaventura, will you be my girlfriend? Please, maawa ka naman. Ilang taon ninintay ko para lang mahintay ka. Pagmabakaawa ni Nathan. Sorry Nathan. Saad ni Jane, naikinalungkot ni Nathan. Sorry pero wala akong ibang sasabihin kung hindi. Yes! Saad nito at nagtatalon sa tuwa ang binata. Ang bilis, grabe. Hindi ko to in-expect. Pero sana, magtiwala at maniwala ka sa akin na hindi ako nagbibiro sa nararamdaman ko. Gusto talaga kita noon pa. Kaya kita sinusungitan dahil nagpapapansin lang ako. Tapos, umuwi ka pa. Noong araw na gusto kong umamin sa'yo, bigla na lang ako pinadala sa abroad para iset up sa kasal na hindi ko naman gusto. Pasensya na ko ngayon lang. Sana hindi kita nabigla. Paliwanag ni Nathan. Okay lang. Gusto ko rin naman ito. Ang bongga ng effort mo. Talagang alam na alam mo mga gusto ko. At gusto ko rin malaman mo na hinahanap din kita. Matagal na. Hindi para sungitan. Para linawin na rin yung nararamdaman ko noon. Kasi alam mo naman, nabigla lang din ako sa nararamdaman ko noon sa'yo. Hindi ko manasabi pero buti na lang walang nakaalam kung hindi ako. Thank you ulit. Mahabang sabi ng dalaga. So, kailan ang kasal? Gusto ko na ng apo. Nasa tamang edad naman na kayo pareho. Saad ng Mami ni Nathan. Tita, tsaka na po iyan pag nakapagpagawa na ako ng bahay. Sagot ni Jane. Ako nang bahala. Hindi ba sabi ko sa'yo ako nang bahala sa bahay natin? Kaya wag mo nang intindihin yun. Gusto ko mag-relax ka lang. Saad ni Nathan. Matapos ng isang taon, nagkaroon na ng bahay ang dalawa at sa mismong araw ng pagtatapos nito, napagdesisyonan ni Nathan na mag-propose ulit sa kanyang girlfriend ng kasal dahil sa pinagdaanan nila, wala silang naging problema dahil palagi lang silang masaya at nagtutulungan sa trabaho.
Babe, will you marry me? Tanong ni Nathan, sabay luhod sa harap ni Jane habang nakalawit naman ng susi at titulo ng kanilang bahay. Wow, hindi ko na-expect na ngayon ka na magpo-propose. Saad ni Jane. Ha? Huh? Bakit naman? Tanong ni Nathan. Hindi ko siya nadala. Saad ulit ni Jane. Ang alin? Tanong ulit ni Nathan. Pumunta si Jane, sasasakyan nito at may kinuha. Bumalik to sa harap ni Nathan at sabay sabing, "Yes, I do, babe." Sagot nito, sabay abot ng isang pregnancy test na naglalaman ng positive sign. Ano ito? Nauutal na tanong ni Nathan. "Congrats, magiging daddy ka na." Saad ni Jane. Hindi naman napigilan ni Nathan ang kanyang iyak at niyakap nito ang kanyang girlfriend. "Thank you. Mahal na mahal kita, babe. Kayo nang magiging anak natin." Saad ni Nathan. Lumipas ang ilang linggo, hindi na nila pinatagal ang kasal. Kaya naman, natuloy ito at walang kahit sinong tumutol. Pero kahit nabuntis si Jane, hindi pa rin ito tumitigil sa pagtatrabaho kahit pinagbabawalan na siya ng kanyang asawa dahil gusto nito na magkasama silang magtatrabaho para sa kanilang hinaharap. Kahit na parehas silang may mga business at maraming client dahil sa lawyer at engineer sila. Ilang taon na rin ang lumipas at nagkaroon na ng tatlong anak ang dalawa, isang kambal na lalaki at isang babae, kaya sumaya lalo ang kanilang buhay at hindi rin inaasahan ni Jade na makakarating siya sa ganitong sitwasyon dahil sobrang ayos ang buhay nila ngayon kaysa noong bata pa siya. Ito ang pinapangarap niya para sa kanyang magiging pamilya dahil ayaw niyang maranasan ng mga ito ang kanilang paghihirap noon. Malaki at may mga trabaho na rin ang kanyang mga kapatid dahil magmula rin ng mamatay ang kanilang nanay, wala na rin silang naging sandalan kung hindi ang kanilang sarili. Ginagabi na lang sila ni Jane sa kanilang mga landas at tinatahak. Kaya naman, naging ganap na architect, doktor at army ang kanyang mga kapatid. Kaya naman sobra siyang natutuwa sa kanyang sarili dahil nagbunga ang kanyang mga paghihirap at nagpapasalamat sa kanyang mga magulang dahil sa pagtitiwala na kayang-kaya niya itong gawin. Nay, Tay, eto na po mga apo ninyo. Kasama ko rin sila Jillian. Huwag po kayo mag-alala. Maayos naman po sila. Si Jillian, ikakasal na rin Nay, Tay. Sana po, nandito kayo para nakikita niyo sila. Kung nasaan po kayo ngayon, sana gabayan niyo po rin po kami. Bulungan niyo kami at bigyan ng solusyon sa mga problemang darating sa amin. Nay, Tay, maraming salamat po sa lahat. Saad ni Jane habang nakaharap sa puntod ng kanilang magulang. Kinasal na rin si Denise sa isang businessman na nakilala nito sa isang meeting. Kaya naman, hindi lang sila Jane ang masaya, pati na rin ang kanyang matalik at nag-iisang kaibigan na kasama niya mula noong nag-umpisa pa lang siya hanggang ngayon. Dito na nagtatapos ang kwento ni Jane. Kung magsisikap at magtsatsaga ka, kayang-kaya mong makuha ang mga bagay na gusto mo, kasama na roon ang mga pangarap mo. Wakas. Shoutout nga po pala kay Jessica Rose from Jordan, Tita Neva Fajardo from New York, Rona Basero from Kuwait, Jennifer Bilo from Jordan, at Rods Arpilia from Hong Kong. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.